Hi. So, na. Today is kasama na ako doon. Ha? Hindi, dito na lang 'yung mga gamit namin, mga mask. So, pag-check-in na kami at kailangan namin ng dito sa General Hospital Chinese. 'Yun 'yung check-in namin tapos bukas kasi 'yung ano, so, bukas 'yung operation ng aking asawa. So, kailangan namin na makapasok na kaagad ngayon. Tapos, dito na kami matutulog siguro. So, samahan nyo kami mga master. Today is October 27. So, magpapa-admit na kami ng aking thesis. So, excited na rin kami dahil nung dati kasi, nung una naming anak ay halos hindi namin alam yung gender. Tapos, emergency yung panganganak ng misis ko. So ngayon na parang nakapag-prepare kami lahat-lahat. Lahat ng mga gagamitin namin. Ayun, no? So lahat ng mga gagamitin namin nakapag-prepare. Kasi nung una naming baby, talaga madalian lang, mabilisan lang. Dire-diretso kami ng hospital kasi nga wala ng tubig yung baby. So kailangan na siyang ICS. So ngayon medyo maganda yung preparation namin. Bukas ng umaga ng 7 a.m. yung operation niya. So kailangan na namin ngayon magpa-admit ng hapon ng 27. Para, kasi ang alam ko, mamayang gabi, hindi niya siya kakain hanggang kinabukasan para sa operation niya. So, naantay na lang kami ng ano. Papasok na kami dun sa room. Meron na kaming pinareserve na room doon kasi yung sister-in-law niya nanganak din kaninang umaga. Ayan, shoutout kay ano, kay Bayaw, Nick Nock, kay Rodney, tsaka kay Giselle sa asawa niya. Nanganak siya kanina umaga. Almost isang araw lang yung pagitan kasi bukas si Mrs. naman yung bibiyakin yung ECCS. So halos magkasunuran lang yung anak namin. Tapos ang maganda pa dito, yung room nila, maabutan pa namin sila dun mamaya. Dahil pinareserve nila yung room na pupuntahan namin mamaya. Halos magkatabi lang kami. So, definitely aabutan namin yung baby nila doon. I think hanggang bukas pa sila dito sa hospital. So, kami bukas, start ng operation siguro, makikita at maabutan din nila yung baby namin.